At eto na po mga kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po. Ngayon po meron po akong panel gauge ng Yamaha aerox. Ang problema po nito, nakikita nyo sa video, ay kupas na yung kanyang polarizer sa LCD nya. Ayan. Paano ko po siya binabaklas? Ganyan po ang aking ginagawa kasi mayroon siyang rugby kabilaan, pandikit dun sa mga paa. Ayan po, sinisimulan ko ng sikwat-sikwatin. Makatapos ko pong tanggalin ang hinang sa ilalim ng board, pinaparambot ko yung rugby sa pamamagitan ng hot air. Tapos kukutkutin mo unti-unti para matanggal yung rugby sa magkabilang gilid. Ayan, pag malinis na at natanggal ko na yung hinang sa ilalim ng board, ayan na siya, natanggal ko na siya. Ngayon, ang problema naman, nakakapit dito sa puting housing ng kanyang LCD panel. So, aangatin mo yan unti-unti sa inyong rugby, ganyan siya, oh. Ingat kayo guys sa mga paa niyan, baka mamali kayo ng sikwat, yun, mapuputol yan. Tapos, bago nyo tuluyan tanggalin, lagyan nyo ng markings yung LCD sa housing para hindi kayo malito sa pagkaka mount nya. Kasi baka mamaya magkabaligtad kayo ng mounting, baligtad or hindi gagana yung LCD nyo. So, matapos ko siyang matanggal, yan na siya. Tinatanggal ko na yung kanyang lumang polarizer sa likod. Yun yung kumupas. So, matapos tanggalin, syempre, lilinisin mo yan. Papalitawin mo yung salamin yan. Pinaka-glass. Malinis na malinis dapat. Walang matitirang adhesive sa kanya. Para pag dinikit mo yung bago, malinis tingnan. So, ayan na siya guys. Malinis na. Salamin na salamin na lang yung makikita mo. So, pagkatapos linisin, syempre, ikakabit na yung bago. O, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ikabit. Pero nung naikabit ko na siya, ayan na siya. So, madiwara kasi magkabit. Kailangan walang bubbles. Pero hindi ko siya talaga ma-perfect. Nakakailang beses na akong makagawa nito pero mahirap ma-perfect. Meron siyang bubbles pero hindi na siya kasing lala nun dati. Maliliit na ilang pirasong bubbles na lang. Tapos ibabalik ko na siya dito sa housing nung kanyang LCD. So, ayan na siya guys. Unatin nyo yung mga paa niya, suot nyo din sa kulay puting housing, tapos after nun isusuot nyo yan dyan sa kanyang board, sa PCB board. So syempre may marker tayo dyan, hindi nawala yung marker, nandun pa rin para hindi tayo naligaw. So after kung ma-shoot yan, syempre ilalak mo yan isa-isa, tapos ilalak mo siya kada corners, baloktot mo ng konti yung pa para hindi matanggal. Tapos after nun, hinangan mo siya dyan so kabilang side. So after mahinang yan, mabilis lang yan. So after mahinang, itutornilyo natin ulit dun sa kanyang pinaka housing, tapos ready for testing. So ito nga palang ginawa ko guys, hindi ko mapapakita sa inyo na ito ay tinesting ko kasi yung motor wala sa akin. So tinawagan ko dito yung customer para dalhin niya yung kanyang motor para sabay namin matesting kung ito ay gumana. At yun nga, finally, awa ng Diyos, gumana naman to. Naging successful naman yung aming pag-testing. So guys, maraming salamat po sa konting minuto na inyong nilaan para mapanood to. Sana may na-share ako kahit pa paano sa inyo. So guys, ayun na siya.